Ang paksang ating tatalakayin ay tungkol sa mga dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng emptiness o pakiramdam na para bang may kulang o nawawala sa ating buhay. Naramdaman mo na bang malungkot kahit hindi ka naman nag-iisa? Have you ever felt lost or confused about your life? Kung oo, huwag kang mag-alala. Ito ay normal lamang na maramdaman natin paminsan-minsan. Iba-iba man ang estado natin sa buhay, mayaman ka man o mahirap, kahit sino ay maaaring makaramdam ng kakulangan sa ating buhay. At madalas, hindi rin natin mahanap ang dahilan ng pakiramdam na ito. Sa kabila ng tinatamasa mong kayamanan, popularidad, ganda, o tagumpay, you might find that there's still something missing in your life. Madalas ang pakiramdam na ito ay nagsisimula sa mga sitwasyon at relasyon na kinabibilangan mo. Gayun din ang relasyon na meron ka sa sarili mo. More often than not, the emptiness we feel reflects a much deeper problem we have within ourselves. Sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng emptiness or the four possible reasons why you feel empty all the time. Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Ma'am Terebena, your guidance counselor. So today, we are going to talk about a very relatable topic. Yes, ang pag-uusapan natin ay ang mga dahilan kung bakit kaya sa tingin ninyo ay nakakaramdam tayo ng feeling of emptiness o ang pakiramdam na para bang may kulang sa ating buhay. At dahil dito, ito ang mga dahilan kung bakit marami ang mga taong nalulungkot o kaya naman ay nadidepress dahil na nga sa ganitong klaseng pakiramdam. Kaya naman, kung interesado ka sa topic na ito, tumutok lang at panoorin ang video na ito hanggang sa huli. And of course, kung first time mo pa lang sa channel na ito, you may click the subscribe button, of course, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng videos na i-upload ko. And of course, i-click nyo na din po ang like button and of course, comment down below kung meron ka pong mga suggestions, topic, and of course, we will be doing a lot of videos about mental health dahil ang pinaka-advocacy po natin ay matulungan kayong mapangalagaan ang inyong kalusugan. Pangkaisipan. So, dahil po tayo ay isang registered guidance counselor, ito po ang magiging focus ng ating mga discussion. So, I hope you are now ready. So, let's begin. These are the four possible reasons why you feel empty all the time. 1. You don't know who you are. Kilala mo ba ang iyong sarili? Ang kakulangan ng pagkakakilanlan sa sarili ang isa sa mga maaaring dahilan kung bakit may kakulangan kang nararamdaman. When you lost touch of who you are, what you want, and who you want to be, it can cause you to feel as if you are aimlessly coasting through life with no purpose. Ibinubuhos mo ba ang lahat ng oras mo sa iyong trabaho? O kaya naman ay binibigay mo ang lahat ng oras mo sa mga mahal mo sa buhay, mapasaya lang sila? Every once in a while though, it's good to take some time out for yourself. Maglaan ka ng oras sa sarili mo nang sa gayon ay makapag-isip ka. Kailangan mo ito para mas makilala mo ang iyong sarili. With this, you can re-evaluate your values and beliefs to establish a stronger sense of identity. 2. You don't have any meaningful relationships. Isa sa mga dahilan kung bakit madalas kang nalulungkot at pakiramdam mo ay mag-isa ka lang ay dahil na rin sa kakulangan mo ng abilidad na kumonekta sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ayon sa pag-aaral ni Watkins, Stones, and Kolts noong 2003, our relationships are the most important determinants of our happiness. Ibig sabihin, hindi ito nakabase lang sa quantity o dami ng taong nakapaligid sa iyo, ngunit sa quality o kalidad o uri ng relasyon na meron ka sa kanila. It's not the lack of relationship that makes us feel lonely, but the lack of intimacy. Maaring marami kang taong nakikita at nakakausap araw-araw. Ngunit, kung hindi mo naman magawang maibahagi ang sarili mo sa kanila, you can share and laugh with them or have a personal conversation, then it's not much of a relationship. Mas mainam na meron kang grupo ng kaibigan na kahit mangilan-ngilan lamang ay kaya mo makapag-open up at maging komportable sa kanila. At higit sa lahat, na-enjoy mo ang presensya nila. Maging ito man ay kaibigan, kamag-anak, kapamilya o isang romantic partner. Tandaan na kailangan natin ang taong kagaya nila para tayo ay maging masaya. Remember, it is not being popular or well-liked that brings people joy.
but the emotional bonds of closeness they feel towards each other. 3. You haven't made peace with your past. Ikaw ba ay may mga unresolved feelings sa nakaraan? Ang emptiness na nararamdaman mo ngayon ay maaring dahil sa mga nakaraang issue na hindi mo pa napoproseso emotionally. Kadalasan, ang mga taong galing pa lang sa mga kabiguan, breakup, o pagkawala ng mga halagang tao o bagay sa kanyang buhay ang nakararanas nito. Dahil na rin ito sa maling paniniwala na ang isang tao o bagay, whether it's a romantic partner, best friend, hometown, university, or achievement of some sort, define them. Kaya naman, hindi nila matagpuan ang kanilang sarili nang wala ang mga ito. At madalas sinasabi na paano ako at wala na sila. Madaling sabihin, ngunit totoong mahirap. Subalit, kinakailangan lang nating matutunan na bumitaw sa nakaraan at magpatuloy sa ating buhay. Dwelling with your regrets and wasting your time with self-blame and self-pity won't do you any good. Mas mainam na pagtuunan natin ng pansin ang kasalukuyan. Being present in the moment to the here and now. Pagbigyan mo ang iyong sarili na maging masaya. Move on, ika nga, and allow yourself to grow and heal. 4. You don't have any dreams in your life. Ito ay isa sa mga komplikadong dilema ng lahat. Kapag ikaw ay walang pangarap o kahit adikain na gustong makamit, mahihirapan ka na hanapin ang halaga ng buhay. Parte ng ating buhay ang mga pangarap. May mga pangarap tayong nais makamit, nais nating mas malina ang mga kakayahang taglay natin ngayon. Maging ito man ay sa ating trabaho, pamilya o negosyo, o kahit na anong pangarap, ay sapat na upang maramdaman natin na tayo ay mahalaga. Na tayo ay nakatakdang makita ang kagandahan ng buhay. Having something passionate about can keep you from feeling bored and empty all the time. Dahil na din ito sa motibasyon natin na gawin ang mga bagay na mahalaga para sa atin. Sa pamamaraang ito, mas magiging positibo ang ating mga pananaw at matatagpuan natin ang halaga ng ating buhay. Sa bandang huli, ang taong makakaintindi ng mga dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng mga kakulangan sa iyong sarili ay tanging ikaw lang. Take your time and look deep inside yourself to understand where this feeling are coming from. Maaring isa o higit pa ang makukuha mong dahilan nito. The sooner you figure out what it is that's making you feel this way, the sooner you can work on resolving it. Hindi ito madali. Maaring mahabang proseso ang iyong pagdaraanan. Subalit lahat ng ito ay tiyak na may magandang maidudulot bandang huli. Resolving this emptiness will help you live a happier and more fulfilling life. So now you know the reasons why sometimes we feel empty. So ito ang mga dahilan kung bakit paminsan-minsan ay nakakaramdam tayo ng ganitong klaseng kalungkutan or para bang may kulang sa ating buhay. So kung ganito po ang nangyayari sa atin at madalas itong nangyayari sa atin, huwag pong kalimutan na kausapin ang inyong mga kaibigan at humingi ng tulong sa kanila at ng advice din. At of course, kung sa tingin ninyo ay nakakasagabal na ito sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, ay maaaring pumunta na po kayo sa isang guidance counselor, psychologist, or psychiatrist nang sa gayon ay matulungan ka po nilang ma-address ang pinaka-issue mo at hindi na nga po lumala ang kondisyon na ito. Sana naman po ay naunawaan natin ang dahilan ng ganitong klaseng pakiramdam. Nang sa gayon ay alam natin kung ano din ang gagawin natin para maproseso ang mga pakiramdam na ito. Sana po nakatulong ang video na ito. Kaya naman kung nakatulong po ito sa inyo, huwag kakalimutang i-share and of course i-like ang video na ito para po makatulong din tayo sa iba. Click nyo na din po ang subscribe button again kung hindi pa tayo nakaka-subscribe and of course click the notification bell para updated tayo sa lahat ng videos na i-upload ko. So muli, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng ating channel na Your Guidance Counselor. So again, this is Mang Terebena, Your Guidance Counselor, saying bye for now and see you on our next video.